Magluluto ako ngayon ng sinigang na talakitok sa miso. Ito yung mga ingredients. Bawang, luya, sibuyas, kamatis, siling haba. Pwede nyo dagdagan yan kung gusto nyo mas manghang. Meron din tayong miso, talakitok, patis, sinigang sa miso mix, at sinigang sa sampalok mix. Meron din tayong mustasa at talong. So tara, start na natin. Painitin na natin yung pan. Ayan, start na natin. So yung pan, nilagyan ko na ng oil. Hindi ko nasabi kanina yung ingredients kasama siya. So may oil tayo. Tapos lagay na natin yung sibuyas. Lagyan muna natin siya. Tapos yung ginger. Tapos sunod na natin si kamati. Halo-halo lang. At si garlic. The famous garlic. So, haliin muna natin sila. Mix and flavor. Tapos, lagay na natin ang miso. Hindi ko kasi alam kung gaano ka lasa ang miso na to. Kasi iba ang texture na. So, hindi ko na siya dinadilute kasi matutunaw naman siya dyan. Yung iba kasi isinasama para madilute. So, yan. Diin lang natin sila. Tapos, isasama na natin dito yung isda. Dadagdagan ko lang siya ng konting mantika ulit para hindi siya ma-dry masyado. So, nalagyan ko na siya ng additional mantika. Lalagay ko na itong malakito. Kaya lang siya. Hey, Tara! Hi, Nene! Sensya na kayo. Nangungulit ang aking baby doggy. So, i-fry lang natin siya. I-fry natin para mag-absorb yung flavors. Ayan. Mag-fry na siya. So, baligtarin lang natin yung fish. Ito. Tapos, nalagyan ko na sila ng patis. Isa. So, sayaan lang natin ulit sila mag-fry na konti. So, ayan. Pwede na natin ilagay yung sili. Ilalagay ko na siya para medyo umanghang later. And then, lagay na natin yung tubig. Ating water muna. Mag-adjust na lang tayo mamaya kung kailangan pa natin siyang dagdagan. Tapos yan. Maglalagay tayo ng sinigang mix. Ito yung sinigang sa miso. Siyempre, magamit ako nito. Sarap kasi siya. So, kung hindi pa enough yung isang pouch ng sinigang sa miso mix, pwede tayo magdagdag ng sinigang mix lang. Kasi pwede naman dahil meron naman na siyang miso. Yan. So, haluin lang natin siya. Para tingin ko, kailangan kong dagdagan pa ng water. Yan. Ilalagay ko na din yung gulay pagkahalo natin ng sinigang mix. Pag diluted na sila. Yan. Tatagdagan ko ng konti pang tubig, ha? There you go. Tapos, ang ingay ng lalagyanan ko. Sorry!
So, yan. Ilalagay na natin ngayon yung talong sa paligid lang niya. Kasi mabilis maluto ang isda. So, mabilis din naman maluto ang talong at saka itong gulay. Kaya, sabay-sabay na natin siyang ilalagay. Tatagdagan ko pa siya ulit ng water, ha? Wait lang. Parang nakukulangan ako. Ilalahat ko nito. Yan. Tansyahin nyo lang yung tubig. Kasi, yung tubig naman nito, yung magiging sabaw niya, kayo naman ang makakaalam kung sobrang dami. Pero, I suggest, konti-konti muna para mas madaling mag-adjust pag tingin yung kulang. So, ganyan muna siya. Tapos, ilalagay ko na yung mustasa. Sandali, ha? So, ilalagay ko na yung mustasa. Ganyan muna sa ibabaw. Yan. Tapos, tatakpan ko muna sila para maluto yung gulay. Ayan. Tapos, dagdagan na lang ulit natin ng sabaw at saka ng sinigang mix and patis kung tingin natin na hindi pa enough yung water. So, takpan natin. Hintayin natin siya mag-boil. Tapos, alalayan natin yung gulay para maihalo natin siya ng dahan-dahan at hindi madurog yung isda. Tiyan! So, nag-boil na siya. Ayan, alalayan natin yung gulay kasi kukonti yung gulay na yan. Ihinaan pa natin yung apoy niya para hindi rin ma-overcook yung ating isda and gulay. So, titikman ko siya. Balikan natin. Takpan muna natin ulit. Ayan na. Duto na siya. So, ayan. Tama lang yung luto niya. Para hindi rin ma-overcook yung talong. So, ito yung lunch namin today. Kasi hindi pwede ng matigas na food ang aking baby boy dahil kaka-adjust lang ng braces niya. So, kailangan soup and soft food. So, pwede na natin itong ihain.